friends can be too technical and complicated. Huwag na mag-alala. We make it easy. The Secure PH Insurance Agency, your partner in caring for your future. We offer personalized insurance according to your needs, making it easy and simple. My customer-centric support team, always ready to assist you. So consult us when your insurance needs and experience the difference. Secure PH Insurance Agency, caring for your customer-centric support team, always ready to assist you. Increase your productivity with the comfort of knowing that your future is protected. Invest in yourself because you will invest on other material things. What we offer and what's coming soon. Start now. Live life to the max on other material things. What we offer and what's coming soon. That your future is protected. Start now. Live life to the max. Other things. What we offer and what's coming soon. That your future is protected. Start now. Live life to the max. Sa panahon ngayon, insurance can be too technical and complicated. Huwag na mag-alala. We make it easy. The Secure PH Insurance Agency, your partner in caring for your future. We offer personalized insurance according to your needs, making it easy and simple. My customer-centric support team, always ready to assist you. So consult us for your insurance needs and experience the difference. Secure PH Insurance Agency, caring for your future. Introducing the newest life insurance company in the Philippines, MaxiLife. Achieve your career goals and life aspirations with less worries.
Enhance your mental well-being with the assurance of a financial safety net. Live life with an added feeling of ease and sense of security. Increase your productivity with the comfort of knowing that your future is protected. Invest in yourself as you would invest on other material things. What we offer and what's coming soon. Start now. Live life to the max. Hello mga ka-Asia! Isang magandang hapon this afternoon. Siyempre, kasama ko po ang aming mga nagagandang board of directors and volunteer from Asia Calabarzon. Say hi naman to Ma'am Maria Sumadsa. We have also Ma'am Jem. Si Ma'am Jem, hindi ko siya makita. And we have Ma'am Racine. Ayan, this afternoon, mainit-init na usap-usapan ito ng buong HR community ang pag-increase ng PhilHealth contribution starting January. So, di ba, ang daming tanungan, di ba? Sabi nila, bakit nga ba nagkaroon ng increase? Wala pang approval. So, actually, natanong ko na yun sa speaker kanina. Pero syempre, mas maganda kung matanong natin mamaya. So, para hindi na po masyadong mainip ang ating mga participants. So, sa mga nanonood po sa YouTube, makikita nyo rin po kami. Katuwang ko po ang aming mga board of directors and volunteer na magpo-post po ng ating link sa ating Facebook account. And to start, let me share my screen. Okay naman po, no? Naririnig naman po ako ng lahat. And nakikita naman po ang slide natin. Yes, nakikita siya natin. Ayan. So, thank you po for confirming. Anyway po, ang HR Calabarzon Group po ay na-found noong last March 2020 during pandemic. At sa ngayon po ay we already have 14,500 members. Malapit-lapit na po tayo sa ating pang fourth year. Ilang araw na lang po, fourth year anniversary na natin. Kaya naman po, marami po handang pasabot, kasayahan, at punong-puno ng learning ang HR Calabarzon para po sa ating mga HR practitioner in Calabarzon, buong South Luzon, North Luzon, NCR, and other part of the Philippines, including na po ang ating mga kaibigan dyan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Okay. Ano nga po ba ang HR Calabarzon?
ang HR Calabarzon is a registered non-profit organization which provide virtual and face-to-face learning to all HR professional, enthusiasts, and small medium business owner. Siyempre po, iniimbitahan namin kayo to please join our HR Calabarzon group Viber community. Please do scan and join us. Pwede po tayo magtanong ng kahit ano po dito. Wala po ditong Walang excuse or walang tamang tawag doon, Ma'am Maria? Wala tayong tinatanggihan. Walang tinatanggihan. Open questions. I mean, no judgment, 'di ba? Huwag kayong mahihiyang magtanong. Libre po magtanong habang nandito po yung ating guest speaker. Yes. Also, we would like to invite everyone to please join us at HR Calabarzon YouTube. Please do scan the QR code and subscribe with HR Calabarzon. Okay, at dahil syempre si HR Calabarzon ay isang non-profit organization, may mga merchandise po tayo na binibenta. If you would like to join to get some of our merchandise, just PM us dito po sa group chat o kaya sa Zoom chat or sa Facebook. So we have bamboo ball pen with case. We also have keychain for only 50 pesos. We have metallic ball pen for only 50 pesos with HR Calabarzon logo po to. At syempre po, meron tayong 2024 planner for 350. Kailangan talaga ng mga HR to. Kasi kailangan lahat nakaplano sa atin. Baka may mamiss kasi tayo, kaya kailangan po natin ng 2024 planner for only 350 pesos. And syempre, mainit na, malapit na yung summer. Ang HR, kailangan pumunta ng SSS, kailangan pumunta ng PhilHealth, kailangan pumunta ng Pag-ibig, kailangan po natin ng automatic umbrella. We have two colors, navy blue and black. Syempre po, meron din po tayong white frosted mug. Mahilig po tayong magkape, mga ka-HR, kape-kape dyan. We only have white frosted mug for only 230 pesos. Meron din po tayong white mug for only 150 pesos. Meron din tayong magic mug for only 250 pesos. At syempre, dahil ang HR laging nag-o-overtime, kailangan natin ng mini pillow na pwede natin ilagay sa ating likod. For only 150 pesos with HR Calabarzon logo. At syempre, nakita nyo naman ang aking polo shirt. Yan, HR Calabarzon polo shirt for only 650 pesos. At syempre, mga HR, may hugot tayo. HR statement shirt for only 250 pesos. PM lang po kayo sa any sa board or volunteer at pwede po kayong i-accommodate. Ayan po. At dahil po, eto na tayo. General reminders natin during the HR e-knowledge. Ma'am Maria, can you please do help me in informing our participants sa ating general reminders? Okay, so habang po nandito po tayo sa e-knowledge webinar, nabali, the Zoom meeting will be accessible 15 minutes ahead of schedule. Ensure lang po sana no, na yung video po natin is naka-on. Tapos naka-mute po yung ating audio. Alam nyo, mas engaging po kasi kung nakikita natin yung mukha ng isa't isa, di ba? Tapos paki, lagay na lang po yung questions po natin sa chat box o kaya dun sa Facebook live post or dun sa YouTube live na post no sa YouTube live ya yeah, pwede ho kayo dun mag lagay ho din ho ng questions tapos of course diba your complete attention and cooperation are requested para mas ma-enhance yung ating learning experience ngayong hapon libre po tong e-knowledge natin ngayon the e-certificates will be issued upon payment of a minimal fee lang naman po na 50 pesos per attendee kada webinar po natin. And please note, no, we don't entertain e-certificate request via email or messenger. So, kailangan ho talaga kasi ma-i-scan din ho natin itong QR code mamaya para din po dun sa ating feedback and dun din po para po dun sa certificate natin. Okay. Sa lahat naman po ng mga participant na gusto kumuha ng e-certificate,
Ulitin po namin, kagaya na sinabi ni Ma'am Maria, the webinar is for free para po sa lahat. We do provide e-certificate for a minimal fee of 50 pesos per webinar per attendee. E-certificate will be sent to you after 3 working days after the workshop, not including the Saturday, Sunday, and holiday. After validating your minimal fee of 50 pesos per webinar per attendee through our GCash number 0919-009-6339 and the Google Form attendance. Please do ensure that the Google Form is complete and accurately filled up with the following important information like your full name, yung pong gusto nating nakalagay sa ating e-certificate, first name, middle initial, and last name only. Our email address, kasi po minsan nagba-bounce back yung e-certificate. At syempre po, ang reference number and proof of payment. Note that the link and QR codes ay available through our comment section dito po sa Zoom chat, sa YouTube, Facebook chat box, at ang link po ng payment na ito ay open hanggang bukas. Reminder po, payment is non-refundable. Ang ating pong GCash number ulit ay 0919-009-6339 or please do scan our QR code posted dito po sa inyong screen. So, Ma'am Razi, Ma'am Mira, can you please do help me, Ma'am Bell? I mean to thank our sponsor for this afternoon. Yes, ma'am, we would like to thank Formidea to contact with them, your strategic partner, utilizing certification in identifying relevant business intervention. Please do call them at 0917-521-4252-53. Or you could please scan the QR code para po makakonect diretso sa Formidea. Also, we would like to thank our supplier for uniform, planner, and mugs and everything. Please do contact Beck Printing Service from 0936-566-1609 or email them at beckstudio2014@gmail.com. Also, for your aircon, syempre tayo mga Asia, minsan tayo pa rin naghahanap ng mga mag-BPMS ng ating aircon, please do contact Jacinto Olaybar Aircon Trading. Their contact number is 0917-815-9508 or 0908-685-6204. You can also email them at jo.aircontrading.ph@gmail.com. Siyempre, tayong mga HR, hindi lang tayo HR o nanay ng mga employee. Nanay din tayo ng ating mga anak sa bahay. So, I'm inviting everyone, kung malapit na po ang 7th birthday, 3rd birthday, 5th birthday ng ating mga chikiting, please do get your girls ready for unlimited makeover with Butterfly Kitty Salon. Just do contact us at 0906-484-6339. At syempre, dahil nga po ang HR Calabarzon ay helping co-HR, HR Calabarzon communicated or collaborated with GCash, PasaJob, or GJob. So kung gusto nyo pong mag-post ng inyong mga job hiring, please do check with GJobs. This is for only 1,000 pesos per position. We would also like to thank MaxiLife. If you would like to get insurance for your employee, please do call Ms. Raquel Conching at 0917-504-2095 or email ma'am raquel.conching@maxilife.com.ph. Also, if you would like or in need of HMO,
Andyan po si Mr. Ricky Malapitan. Malapit. I'm sorry, not Malapitan. Sir Ricky, sorry, bumalik. Sir Ricky at 0919-223-2977 or email him at rickymalapit@secureph.com. Para naman po sa kompletong wellness, health, and total rewards para sa ating mga empleyado, please do call Mr. Dion Flores at 0968-853-5003 or email him at d.flores@wellnesshealthandtotalrewards.com. Okay, Ma'am Maria, please do invite them para sa ating nalalapit sa ating list of calendar para sa ating learning this 2024. Grabe, no? Alam mo, punong-puno na ho na ang ating mga calendars. Ngayong yes, mga yung e-knowledge learning series natin. Bali, okay, so ngayon, yun sa PhilHealth, tapos noon yung sa Pag-ibig naman po sa February 24. Tapos recruitment strategies, yan, March 9. Alam nyo, timing na timing to kasi diba ang dami mo umaalis sa mga empleyado pang abroad. So makakatulong sa atin to. So sa March 9, meron din po yun nga, yun sa recruitment strategies. Tapos sa March 23, yung institutionalizing mental wellness in the workplace. Mental awareness is still somehow, diba, something that we still have to address. So at least yan, meron tayong free e-learning series sa March 23 tungkol po dun sa mental wellness. Tapos sa April 6, recent guidelines from DOLE and its impact in the workplace. April 20, HR technology advancement. May 4, employee engagement strategies. May 18, managing workplace conflicts and office politics. Siyempre, di mawawala yan. So June 1 naman, may adapting to changing legal regulations. Tapos sa June 15 naman po, strategic workplace workforce management. Ngayon pa lang, i-mark nyo na yung calendar nyo para hindi kayo magkalakad, di ba? Kasi sayang din to. Back to you, Neds. Of course, syempre sa July, meron po tayong employee retention techniques on July 6. This is for free. At syempre, ang kauna-unahang online HR Summit of HR Calabarzon for 2024 on July 27. Sama-sama po tayo sa first na HR Summit online ng HR Calabarzon. We will be also having on August 10, data-driven HR decision-making. Also on August 24, employer branding strategies. On September, employee recognition strategies. September 21, managing organization and employee performance. And on October, meron po tayong career pathing and development. And of course, we also have October 19, succession planning best practice. At syempre, ang inaabangan. At ang talaga namang mainit-init na hanggang ngayon ay pinag-uusapan ang second na HR E-Knowledge Summit face-to-face on November 16. Kaya magkita-kita po ulit tayo dyan, mga kaibigan natin, in South and North Luzon para sa ating second HR E-Knowledge face-to-face summit. And our last HR E-Knowledge for free, addressing burnout in the workplace. Madalas 'to pag malapit na yung yung December kasi maraming ginagawa. And syempre ang last nating event for December ay ang ating third annual reach out. Kaya mga ka-HR, pahuhuli ka ba na sumama at i-mark sa inyong mga kalendaryo ang mga event na ibinibigay ng HR Calabarzon. And syempre, ito medyo mainit-init to, ma'am eh. Crimson Hotel. Sabi nga nila, nung HRE Knowledge Summit, di ba Ma'am Maria, nag-announce tayo bago matapos na magkakaroon tayo, ma'am, ng... Alam niyo, raffle? Ay, ang bilis ni ma'am. Hindi na ni ma'am inano. Hindi na niya inano. Yes! Nalala ko eh. Oo, ma'am. Ma'am, sad to say, hindi tayo kasali doon. Okay. Okay. Good to know.
Ang HR Calabarzon po, last HR e-knowledge summit face-to-face, ay meron pa premyo pa. Hindi pa po tapos, di ba? Sa lahat ng mga matend, nag-post ng hashtag HR Game Changer last November 11, 2023. At ang kanya pong mapapanalunan, syempre, an overnight stay for two with breakfast. At pwede rin po silang pumasyal at mag-swimming sa swimming pool ng Crimson Hotel. Or, syempre, mag-gym. Ako parang kailangan ko na po mag-gym. Tumataba na raw ako. At yan po ay mapapanalunan ng mga isa sa mga nag-post na ito. Hindi na po namin nakuha yung ibang post. Pero gusto ko lang, basahin yung iba dito. Pwede ba nating basahin, Ma'am Maria? Dali ha. Medyo sure, malabo sa site ko eh. Sa sige pa. Oh, malabo ko dito sa site ko. Net, mula sorry. Kay Sir Randolph Rosal. A big shout out to HR Calabarzon for spreading the HR E-Knowledge Summit 2023. This event was a treasure trove of insight, offering invaluable lesson on successful HR operations, candidate and onboarding experience, HR branding, total rewards management, and fostering a positive discipline culture. As HR professionals in today's fast-paced landscape, it's crucial for us to adopt a more strategic and people-centric approach. People-centric approach. O, di ba? Huwag na natin masyadong patagalin, ma'am. Parang naiinip na kasi sila. Umpisahan ko po ang ating wheel of names. So, maraming nag-post. Marami, ma'am. Ah, that's good. Nainggit ako, ma'am. Hindi mo pwede sumali. Hindi. Ka na. Hindi pala wala yung sumali. Sayang naman. Alam ko, ikaw marami kang post kaya gusto mo sumali. Bagay, ito lang naman na pwede mo entry, di ba? O, game na. O, ilan ba ito? Share ko lang, ma'am, ng screen. Basta excited na mapakain ako. Okay. Wow! Okay. So, ano, ma'am? Anong gusto mo, ma'am? Unang makukuha o mag-bibilas tayo para medyo-medyo matagal-tagal konti? Ilan ba price mo? Isa lang? Isa lang, ma'am. Ano gusto, ma'am? Ikaw! Hindi ko kaya magdalawe. Ngayon, isa muna tayo. Mamilan tayo ngayon sa room. We are 30, I think. Dali, ha? Oh, ayaw to, ha? Wait lang. Yeah, I think we're 30. Pwede po bang mahingi ng number si Ma'am Vivian Cruz? Diyan ba si Vivian? Parang yeah. Nakikita siya, ma'am. 31, kasama ka. O sige, bigyan na ng number. Sandali, number. Ilan ba yan? Ilan to, ma'am? Hindi ko siya binilong eh. Sige. Nakikita ba siya? Ano ba nakikita yung number? Ba birthday mo? September 4, ma'am. Anniversary ng HRE knowledge. On we time. Have 29 entries. 29 entries? 9. So, yung pang 9 po ang mananalo ng overnight stay with Crimson Hotel. So, bilisan natin para ano? Ay! Ma'am, nandito pa rin. Ma'am Jem, sorry. Buti thank na you lang. For joining the HRE knowledge. Cyrus Isay Balingit, maraming salamat po sa pag-join sa HRE Knowledge. Ma'am Myra Magning, maraming salamat po sa pagsama sa HRE Knowledge Summit last November 11. At sana makasama namin kayo sa November 16.
Ma'am, nakailan ako? Pang-apat na to. Ma'am Sharon, maraming salamat sa pagsuporta, sa patuloy na pagsuporta with HR Calabarzon. Ma'am Shea, magkikita tayo sa November 6. Ah, November 16. Pang-anib na yan. Ganyan yung taga-bina ko. Ma'am Soyla Hila, maraming salamat po sa pag-join. This is 6 na na, ma'am. 6 yun. Ito 7 na. Okay. Ma'am Angelica, maraming salamat. Nanalo ka na daw kasi ng 500. Number 8. Ay, nakita ko yung post ni Sir, ni Sir Burog TV. Ang ganda ng video niya, ma'am, para sa atin sa HR Calabarzon. Talaga. Oh, eto na. This is it, pansit number 9. Eto na po, ang mananalo ng overnight stay at for two. Vision Hotel for two with breakfast. Hindi na ko, ma'am, sa breakfast. Masarap yung pagkain nila. Okay, ang ating mananalo na. Mamulat. Yeah, isa pa. Ma'am, ikaw talaga. Swerte ako sa mga ganyan, hindi lang sa pag-ibig. Eh. Hindi ko tuloy yan. Makala ko kung nabura pa yung pangalan mo dito. Akala ko si Sir Randolph kasi siya yung binasa ko. Congratulations, Ma'am Jessica Pag-ong. Please do contact me or any of the HR Calabarzon members, volunteers, and board. Maraming salamat po sa lahat na nag-join. Congratulations! Ayan. So, balik tayo, ma'am. Baka magalit na sila sa atin, di ba? Okay, ma'am. Ipakilala na natin ang ating speaker this afternoon. Our speaker this afternoon is currently assigned in the membership section as Social Insurance Officer 2, conducting marketing-related advocacies since 2019. She has been a part of PhilHealth for 19 years. Ang tagal na niyo, ha? 2019, so ibig sabihin... tagal na niya, ma'am. Hindi ko na mabilang. Sorry na. Bilang. May loyalty award na yon. May loyalty award na nga, ma'am. A pioneer in field of operations division, alternately assigned in collection section as part of the accounts monitoring and compliance enforcement team in the membership section. Si ma'am, kaya ma'am yung naniningil kapag hindi nakakabayan. Sorry. She was previously assigned as Special Collecting and Disbursing Officer in Gumaca Service Office in 2011 to 2012 and have been a part of Benefits Administration Section for 6 years as a Claim Processor. Ito siguro, ma'am, yung laging nag-aayos ng mga natin, no, ma'am? So let's all welcome Ma'am Cara T. Azina, Social Insurance Officer 2. Hi, Ma'am Cara. Good afternoon. Yes, hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Ma'am, tama po yung nabanggit niyo. Isa ako doon sa mga naniningil po na sa ating mga employers. Ma'am, naging part po ako ng team na yun. Parang isa yata ako sa nasingil. Joke lang. Anyway, ma'am, this afternoon, marami po kaming matututunan with you, lalo na po ngayon yung mga question natin regarding sa benefits, sa contribution. Tama po ba? Yes, ma'am. Marami po. Marami po tayong matututunan with regards po sa PhilHealth as a whole po. Ma'am, hindi kaya yung video natin para makilala ka namin, ma'am. Naka-on na po, ma'am, yung video. Wala pa rin po ba, ma'am?
Oh, ako lang nakakakita. Nakikita po ba si Ma'am Cara? Hindi po. Naka-block ma'am eh. Naka-block siya. Ma'am, baka may cover po yung ating camera. So, while inaayos ni Ma'am Cara ang kanyang video, siguro Ma'am Maria, ipakilala na rin natin ang ating next speaker. Can you please okay. do the honor? Yeah, our next speaker, she has been in with the corporation for 24 years and currently serves as the officer in charge of the membership section in the field operations division at Field Health Regional Office 4A. She previously served as a social insurance officer in the healthcare delivery management division before being promoted to her current position. And she proactively initiates and participates in the region's marketing and information dissemination campaigns to promote services and intensify enrollment of members. Please welcome Ms. Rona Remolona, Senior Social Insurance Officer. Good afternoon, Ma'am Rona. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon sa inyong team. Tama, Ma'am Neddy and Ma'am Maria sa mag-chat. Chat, opo. Yan. So, kami ni Cara, haligi na po kami ng, isa na kami sa haligi ng PhilHealth, ano po. And congratulations po sa inyo. Parang ang ganda na ng inyong, ano, no? Parang nasundan ko na rin po kayo kasi for 3 years na yung kaming nakakasama during the webinar, ano po. So, and fourth year na po ba nyo? Anniversary niyo na po ba for this ng inyong ng HR Calabarzon, ano po? And malaking tulong po 'yan sa inyong mga kagaya mga ka-HR, ano po. So, ang first presenter po for this afternoon I see Miss Cara. Ano po? And tama po ba i-share ko na yung kanyang presentation? Yes, ma'am, please do. Anyway, ma'am, while kinishare niyo po yung presentation, thank you po ulit, ma'am, for the third time of having you here at HR Calabarzon. Okay. Naka-share na po? Yes, ma'am, nakikita na po. Okay. Yes, hello, good afternoon po. Ma'am, may video na po kaya? Yes, ma'am, meron na po. Sige. We'll start na po, ha? Okay. So, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin sa HR Calabarzon. Sa amang area po tayo, magandang hapon po at nawa po'y sana'y maganda po itong araw na ito pagpalaan po tayo. At tama-tama po, magandang panahon, mainit na mainit. Ayan. So, start na po tayo. Universal Healthcare, alamin mo kasama ka dito. So, ang universal healthcare po ang mandato po sa amin sa PhilHealth upang ipa-implement sa lahat po ito ng Pilipino. Ito po ay naisabatas through Republic Act 11223 na pinirmahan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong February 20, 2019 at na-publish po ang batas na ito sa Official Gazette noong February 21, 2019. What you need to know about UHC. So ano nga po ba ang dapat nating malaman regarding po dito? Yan. So ang UHC po o Universal Healthcare is a progressive realization. Meron po tayong three dimensions towards upang maabot po natin itong Universal Healthcare. Ang una po dito is yung financial protection. So ibig sabihin po, tinatry po ng PhilHealth na ang programa po is angkop upang maprotektahan po ang ating mga kababayan. Ibig sabihin mapaliit po ang kanilang babayaran sa ating kanilang hospitalization, sa mga procedures na gagawin sa kanila, makover po as much as possible ng buong-buo. Pinipilit po natin sa ilan sa ating mga programa. And then meron din po tayong service coverage. So lahat po ng ating mga programs, whether it be hospitalization, confinement, outpatient procedures, so lahat po yan, mga programa natin. And then there's some na meron na po tayong bagong programa, yung konsulta na tinatawag, na hindi lamang kinocover yung ating hospitalization at saka mga procedures po na outpatient. Ito po ang programa po natin is para ma-cover po para po ba siyang check-up upang hindi na po matuloy sa pagkakasakit ang nararamdaman ng isang Pilipino.
And then meron po tayong extension po, population coverage. Isa po ito sa naging pinakamalaking pagbabago sa atin sa universal healthcare dahil hindi lamang mga po mga piling sektor ng lipunan ang ating i-cover dahil basta po ikaw ay Pilipino, magiging covered ka na po ng universal healthcare. Kailangan mo lamang po magpatala sa ating PhilHealth database. Population coverage. So under sa batas po ng Section 5, every Filipino shall automatically be included in the National Health Insurance Program. So yun na, katulad po ng nabanggit po kanina, lahat po, basta whether it's kapapaanak pa lamang or hanggang sa pagtanda, covered po kayo basta kayo po ay Filipino citizens. Ang service coverage naman po, mabibigyan ka po ng immediate eligibility o makakagamit ka po ng benepisyo mo at maka-access ka po sa ating mga preventive services, promotive services, curative, rehabilitative, and palliative care. So ibig sabihin po, from womb to tomb, mula pagkaanak hanggang sa kamatayan, may servisyo pong nakalaan ang PhilHealth. Next po. So financial coverage naman po, population-based health services, ang kabuuan po ng mga Pilipino ay finance po ng national government. So sa mga piling programa po natin, lalo na po sa indirect contributor, national government po ang nag-shoulder ng kanilang PhilHealth subsidy through the DOH and provide fee of charge at point of service. And then individual-based health services naman po, ito po yung prepayment such as PhilHealth, private health insurance, and HMO plans. Automatic PhilHealth membership, lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. So lahat ng Pilipino citizens po yan. Ito po, yung dati pong programa po natin sa PhilHealth, meron po tayong limang kategorya. Ito po yung tinatawag ng formal economy para sa employed sector, whether it be yung sa government sector and the private sector. Informal economy, yung mga self-earning, voluntary members, indigent members, yung mga member ng four-piece, listahanan, sponsored members, and then meron din po tayong tinatawag na lifetime members para sa mga retirees po from the GSIS and the SSS. And then yung senior citizens. Under the universal healthcare po, dalawang kategorya na lamang po ang ating mga members sa PhilHealth. Ito po yung tinatawag na direct contributors at indirect contributors. Ang direct contributor po, yung may kapasidad po na magbayad ng kanilang premium contributions. And then, ang indirect contributor naman po ay yung sinasubsidize po ng national government ang kanilang premiums. So sino-sino po ang mga kabilang sa mga direct contributors? Meron po tayo diyang mga empleyado so, na merong employer-employee relationship sa pribado at pampublikong sektor. Andyan po ang ating mga kasambahay. Lifetime members, ito po yung mga retirees po from the government, from the GSIS and SSS. Yung na-reach na po nila yung retirement age na at least 60 years old at na-meet po nila yung requirements po natin na at least meron silang 120 months contributions. And then yung mga self-earning individuals and professional practitioners. Andyan din po yung ating mga overseas Filipino workers, 21 years old and above na may kapasidad na magbayad ng kanilang mga premiums at yung pong mga tinatawag natin na Filipinos living abroad dahil sila po ay Filipino pa rin, nagkataon lamang po na sila ay nagtratrabaho sa ibang bansa. Ang mga miyembro naman po ng ating indirect contributors ay yung tinatawag po na listahanan. Ito po ay mga indigent, na-identify po ito ng mga ng DSWD na mga nasa laylayan din po ng ating government. Andyan din po yung tinatawag natin na senior citizens. Ang mga senior citizens po ay yung mga 60 years old and above na walang kakayahang magbayad ng premium contribution or hindi nila na-meet yung requirement po natin na at least 120 months na contribution pero sila ay senior citizens na walang income and non-working, pari po silang mag-apply dito sa senior citizens. And then, nandyan din po ang ating mga sangguniang kabataan officials as defined in RA 10742. Next po is ang ating pantawid pamilyang Filipino program or modified conditional cash transfer beneficiaries. Sila po yung tinatawag natin ng mga 4Bs members. So dito po pumapasok sila sa indirect contributors. Yung atin naman po mga persons with disabilities under RA 10754, dito rin po sila sa kategoryang ito. And then yung mga Pilipino po na nakarating, na-reach po nila yung kanilang, kasi ang coverage lang po natin sa PhilHealth na legal dependent is
lalo na sa mga anak, is 20 years old and below. Pero kapag nag 21 years old na po siya pataas, kailangan na po niya magpa-member ng sarili niyang PhilHealth. So kung wala siyang kakayahan, maaari po siyang magpa-assess sa ating mga medical social worker or social worker para ma-issuehan po sila ng certificate of financial incapability para hindi na po sila magbayad ng kanilang premium sa PhilHealth at covered na po sila para sa buong taon. Next po. Ayan. So, under UHC po, ang maaari pong i-declare ni member na legal dependents is kung ang member po ay married na, maaari niyang i-declare ang kanyang legal spouse basta po sila ay kasal. Ang asawa po ay maaari niya i-declare basta hindi po ito member ng PhilHealth. Ang kanyang mga anak na 20 years old and below, maaari ito ay dapat ito po ay unmarried, unemployed, walang trabaho, legitimate o illegitimate man, adopted, stepchild, or foster child. Maaari po niyang i-declare yung mga yun. Ang kanyang mga parents o magulang na 60 years old and above na hindi pa po miyembro ng PhilHealth or wala silang sariling PhilHealth or hindi pa sila na-declare na dependent ng kanyang ibang kapatid. So maaari niya po itong i-declare na legal dependent. So ang ating po mga dependent, hindi na po sila magbabayad ng kanilang premium contribution basta covered po sila ng ating benefits. Same po ng sa member. Okay? Automatic PhilHealth membership. So under PhilHealth Circular number 2020-0001, ito po yung ating revised PMRF or the PhilHealth Member Registration Form. Ito po ay downloadable sa ating website www.philhealth.gov.ph. Ito po yung form na ginagamit natin for registration and for updating. So yung part po ng ating PMRF is personal details niya. Second po is yung contact details. And third po is doon po niya maaaring i-declare yung kanyang dependence. And fourth part po ng PMR po natin, yung bottom part is yung membership category. Ang back page po ng ating PMRF ay doon po naka-indicate ang doon po maaaring ipirmahan ng ating membro ang ating PMRF sa pag-certify ng truthfulness ng kanyang pag-submit ng data sa atin sa PhilHealth. Sorry. Documentary requirements. So ano po yung mga requirements na maaring hingin under PhilHealth Circular 1, the series of 2020 upang ma-declare ang kanyang or makapag-enroll siya or makapag-declare ng kanyang dependents? Hinihingi po namin sa opisina isang ang kanilang birth certificate. Kung walang birth certificate, baptismal certificate, pwede rin po yun. Or any valid government-issued birth valid government-issued ID with birth date. So, kinakailangan po malinaw na may birthday po at tama po. Walang discrepancy ang birthday ng ating aplikante. So, ano po yung mga ID maaari nating hingin? Senior citizens ID para sa mga senior citizens. OID, OFW ID, TIN ID, DSWD ID, GOCC ID, company IDs, ano pa ba? ACR po para sa ating mga foreign nationals. For minor registrant naman po, kung minor de edad ang ating aplikante, maaari po siyang mag-submit since wala pa po siyang ID by that time, kundi yung kanyang school ID, maaari po mag-submit na birth certificate with registry number. Next po. Ayan. Simplified PhilHealth membership. So ito po yung ating sample ng PhilHealth number card. So naka-indicate po dyan yung ating 12-digit PIN, full name po ng ating member, birthday, gender, and kanyang address. So ito po ay number card lamang na maaari pong magdikit ng one-by-one picture ang ating member and pipirmahan po niya yan. And then ipalaminate, kailangan pong ingatan ang ating number card dahil ito po ay maaaring mabura, hindi po ito PBCID. So kailangan po natin ingatan at ito po yung i-present natin sa pag meron tayong mga transactions sa PhilHealth. Napakasimple po ng pagpapa-member, magpapasa lamang po tayo ng PMRF and then yung mga kaukulang requirements. So wala pong bayad ang paghingi po natin ng PhilHealth ID at member data records saan mang opisina, saan man pong local health insurance office po natin sa PhilHealth. So mag-fill out ka lamang ng request form or mag-a-up ko kailangan mag-update, mag-fill out lamang po ng PhilHealth member registration form, mag-represent ka po ng proof of identity mo. So yun, pwede ka na po uling mag-request ng iyong member data record and PhilHealth ID. Ayan. Ito naman po is ang ating PhilHealth Circular
2020-0023 or ang ating PhilHealth member portal. So napakaganda po itong programa po ng PhilHealth na member portal kasi maglalagin lamang po tayo sa ating website www.philhealth.gov.ph. Doon po sa online services, meron po tayong member inquiry. So maglalagin ka lamang po dyan. Maganda pong ma-maximize po natin itong PhilHealth member portal upang hindi na rin tayo madalas pumunta sa kung para hindi na po tayo madalas or kailangan pumunta sa ating mga local health insurance offices. Kasi dito po sa portal na ito, maaari mo ma-view ang kung sino ang yung mga naka-declare na dependent, kung naka-post na po yung iyong mga contributions o yung mga pinagbayaran mo. And then, pwede kang mamili ng iyong consulta package provider. So, lahat po, ma-view mo na po dito po sa ating PhilHealth member portal. Next po. Online viewing ng PhilHealth records po sa PhilHealth member portal. Paano po? Magpunta lamang sa ating website www.philhealth.gov.ph. I-click ang online services at member portal. Mag-register po. Mag-create ng account. So, once na may register po, remind ko lang po, kapag magre-register po tayo dito sa ating PhilHealth member portal, kinakailangan lamang po na alam mo po kung ano yung 12-digit PhilHealth identification number mo or PIN. Kung hindi mo pa po ito alam or hindi ka pa po member ng PhilHealth, hindi mo po magagamit ang ating PhilHealth member portal. Kung hindi po alam, maaari po tayong tumawag sa pinakamalapit na local health insurance office natin para ma-confirm po. At dahil yun po ang ire-register po natin dito sa ating PhilHealth member portal. And then, next po, i-click ang verification link na ipapadala po sa ating email. May verification link kung ano po yung in-input mo na email, yun po ang i-click mo. And then, mag-login ka na po gamit ang iyong 12-digit PIN. Babalik ka sa ating website, www.philhealth.gov.ph. I-enter mo po ang iyong PhilHealth identification number, yung password na ginamit, yung CAPTCHA, and then, login ka. Kung meron po kayong ibang katanungan, maaari po kayong tumawag sa ating Action Center 02-8441-7442. Next po. Ayan. So ano po ang mga features ng ating PhilHealth member portal? Mahalaga po ito lalo na sa ating mga self-paying individuals kasi makakapag-generate po sila and makakapag-print ng kanilang statement of premium account. So naka-saad po dito sa ating statement of premium account kung magkano ang kanilang babayaran. Sa pagpa-implement po natin ng universal healthcare, so mandatory po na ang ating start po ng contribution is at least November 2019 up to present. So kung meron ka mong na-miss na period na hindi mo nabayaran, so makocompute po yan sa ating statement of premium account. Yun po yung sisingilin sa iyo ni PhilHealth. Ano pa po, ang online payment of contributions, maaari ka pong gumamit itong online ng online na pagbabayad through MYEG, GCash, ayan. So magagamit mo po yan sa ating PhilHealth member portal. Viewing of spa history, kung ano yung mga spa na na-generate, makikita mo po dyan. Immediate posting of premium payments. So kapag nakapagbayad ka ng contributions, at least meron po tayong 24 hours bago mo siya ma-view sa ating PhilHealth member portal. Ito pong consulta module naman para sa ating mga beneficiary. So, kung ako po is kung ako po yung member at ang aking mga dependents, maaari po akong pumili kung saang consulta package provider ko gustong magpa-consulta or magpa-check up. Pati na rin po ang aking mga beneficiaries. So, ito po yung bagong features ng ating PhilHealth member portal. Para po naman sa ating mga premium contributions, ang premium contribution po natin, ang minimum po natin na income floor is 10,000 pesos up to 100,000 pesos. So, 2.75 na premium rate. Ang PhilHealth contributions po natin, matagal po yan. Mga ilang taon po, prior years po natin, matagal po na nag-stick tayo sa 100 pesos. And then, nabago po yan, naging 200 pesos. And then, 2019 po, November 2019, naging 2.75 or 275 pesos per month. So ngayon pong 2024, since wala pa naman po tayong advisory, nasa 5% po tayo. Para sa direct contributors, premium rates po natin. So yan, pinakikita po dyan from 2019 na income floor na 10,000 and below up to 50,000, 275 pesos per month. 2020, na time po ng pandemic, 3% yan. Nung pagdating po ng 2021, pandemic pa rin po, so dinefer po yung ating premium increase, which is supposed to be 3.5% or 350 pesos per month. So ang nangyari po dyan, nag-stick po tayo sa 3%, so 300 pesos po
yung by that year. By 2022, balik po tayo sa 4%, which is 400 pesos per month. And then 2023, last year, na-defer po ang ating premium, which is supposed to be 4.5% or 400. Nag-freeze po tong si Miss Cara. Sandali Hello. lang ha. Na-disconnect ata si Miss Carl. Opo. Let's wait for her to come back. Yan, mukhang nagre-reconnect nga po siya ulit. Pero so far, no, ako may mga, uy, hindi ko alam tong part na to, ha. Yan, may mga questions na rin pong mga tumadating. Uy, pahihandaan na ho natin yung mga questions natin para po mamaya. Pagkabalik po ni Miss Cara. Ayan na po. Miss Cara, hello po. Dali na, ha? Miss Cara, naka-mute po kayo. Yan. Okay lang po. Thank you po. Makapatensya na, ma'am, ha? Okay hindi lang. Ko po okay alam ba't lang. Na-disconnect. Okay. Ayan. Yan. Okay. Malinaw na ako, po. Ma'am. Yes, ma'am. Ayan, okay pasensya na na po. po kayo, ma'am. Okay lang. Thank you so Biglang much for nawala. It's coming okay, back. ha? Oo. Salamat po. Ayan. So, proceed po tayo. So, ang ating pong indirect contributors, naka-included po ang ating premium ng ating indirect contributors sa General Appropriations Act. So, pinopondohan po yan ng ating gobyerno upang maibigay at maibalik po sa PhilHealth yung bayad po ng ating mga members sa indirect contributors. Next po. Immediate eligibility, agarang magagamit ang benepisyo. So, ibig pong sabihin nito, kung magkasakit po, kung ang ating pasyente ay kailangan po ng serbisyo ng PhilHealth, maaaring ito po ay inpatient o outpatient, subalit hindi po sapat ang kanyang hulog. Kasi dati po ang nare-require po ni PhilHealth is 9 over 12 na contributions bago mo siya magamit or 3 over 6. So sa ngayon po, sa under immediate eligibility, kahit hindi po sapat ang iyong hulog or wala ka pa talagang naihulog sa PhilHealth, ma-avail mo po ang benefits po ni PhilHealth. Ang kinakailangan lamang po is kailangan member ka. At member ka ng PhilHealth at meron ka pong PhilHealth identification number na ipepresent or makikita po sa atin sa portal. Okay. Sa inpatient benefits naman po, benefits for sickness and ailments, at least meron po tayong 24 hours na requirement upang ma-avail ang benefits. Ang outpatient benefits naman po, ang ganito po ay mga day surgeries or treatment procedures na ginagawa sa ating mga accredited hospitals and freestanding clinics na hindi na po nagre-require ng hospital confinement. So ito po ang example po ng ating mga inpatient benefits. Sa surgical procedures, meron po tayo sa cesarean section is 19,000 po ang kino-cover po ni PhilHealth. Sa appendectomy or pagtatanggal po ng kanyang appendix, 24,000. Dilatation and curettage or araspa, 11,000. Hysterectomy, 33,300 pesos. Pneumonia. Sa moderate risk po na pneumonia, meron po tayong, para po ito sa mga level 1, 2, 3 na hospitals, ang binabawas po ni PhilHealth for moderate risk is 15,000. Sa high risk po is 32,000. Sa mga primary care facilities, 10,500. Ayan. So, bago po tayong circular, PhilHealth Circular 2023-0027. So, ang ating pong pneumonia high risk is nag-increase na po ang package po natin. Ang high risk po natin na kinocover ngayon is 90,000 pesos, 90,100 pesos. So, yan po ang ibabawas ni PhilHealth sa inyong babayaran sa ospital. Ganyan na po siya kalaki. So, may corresponding ICD and requirements po yan.
ICD-10 codes. Ayan. So, kasama rin po yung mga ICD-10 codes na yan. And then, yung ito pong bagong benefits din po natin sa stroke po. Para sa acute stroke or yung ischemic, ito po ay under ng PhilHealth Circular 2023-0021. So, ang 76,000 na po ang kinocovered po ni PhilHealth para sa ischemic stroke. And then, ang acute stroke na hemorrhagic naman po, yung pagdurugo, is 80,000 pesos po. Ayan. Yan din po yung mga corresponding ICD-10 codes. So, marami po tayong benefits na inirelease last year. So, kasama na rin po dito is yung pag-i-institutionalize po ng ating 156 hemodialysis sessions under PhilHealth Circular 2023-0009. Maximum of 156 sessions na po sa isang taon ang pasyente po natin na makakapag-dialysis. So, buong taon po, twice or three times a week, makakapag-dialysis po sa ating pasyente. At ang kinocover po ni PhilHealth is 2,600 pesos. Kinakailangan lamang na naka-register po ang ating ang kanyang diagnosis is chronic kidney disease stage 5 at naka-register po ang pasyente sa ating PhilHealth dialysis database. Outpatient, ito po yung karagdagang outpatient benefits po natin. Ang cataract package is 16,000 pesos per eye. So, hindi po yan pwedeng magkasabay. Meron po siyang dapat na gap na at least 72 hours para ma-extract po yung ating cataract sa mata. Kung gusto po natin ipa-extract pareho, meron po dapat siyang gap. Okay? Ang radiation therapy naman po is 3,000 pesos. Outpatient blood transfusion is 3,640 pesos. Hemodialysis po, yung katulad po na nabanggit ko kanina, at peritoneal dialysis is 2,600 pesos. Maternity care package, so ito po yung mga nanganak po. Meron po tayong binabawas na 6,500 pesos, 5,000 para sa NSD, and then 1,500 para po sa kanyang mga check-ups. Kung ito po ay ginawa sa mga facility. Kung naman po ito ay ginawa ang procedure sa mga lying-in clinics, 8,000 pesos po ang kinocover po na PhilHealth. Since ang naniniwala po ang PhilHealth na ang panganganak is hindi siya karamdaman. Ito po ay natural occurrence sa ating mga kababaihan, kaya ito po lang yung ating kinocover sa PhilHealth. Ay, sorry. Ayan. So, 6,500 sa maternity care package. 6,500 kasama yung kanyang, ang tawag dito? Sorry. Check-ups, and then non-hospital or lying 8,000 pesos. Normal spontaneous delivery, 5,000 pesos. Sa non-hospital is 6,500 pesos. Antenatal care package, 1,500 pesos. And newborn care package is 2,950. So, kasi ang bill po natin sa hospital is iba pa po yung para sa mother, at yung sa baby po, basta igawin po yung mga essential newborn care, 2,950 po ang ibabawas sa bill po ng ating mga newborn babies. Next po. Matagal na agbo, yon. So, kapag po kayo ay matagal na ang inyong ubo, mga 2 weeks, or above na, so kailangan na po nating magpa-check up. Lalo na po sa ating mga TB dot center. So, ipa-sputum microscopy po tayo, pa-check po natin ang emblema, at i-maximize po natin sa ito, sa ating mga servisyong ito, sa ating mga city health office or rural health units. Next po. Ayan. Meron po tayong panibagong karagdagang benefits. Outpatient benefits for mental health, since nauso po ito nung time ng pandemic. So, marami pong mga nagpapansin nyo, maraming nagkakasakit ng depression, ganyan. So, may covered na rin po siya ni PhilHealth. So, meron po tayong 9,000 pesos na coverage per person per year. So, kasama na po dyan yung mga assessment, essentials, diagnostic tests, and follow-up visits. 9,000 po yan sa general mental health service package. Sa specialty mental health service package naman po, meron po tayong 16,000 per person per year na coverage ni PhilHealth. Kasama na po dyan yung assessment, essential diagnostic tests, and follow-up consultations or with specialists.
Magagamit ba ang inpatient benefit sa lahat ng ospital? So magagamit po lahat itong atin, lalo na po itong ating mga, ito pong si benefits package naman is meron po tayong ka-contracted or kamowa ng hospital. So ito pong kamowa natin ng hospital, magbibigay po ng kaukulang serbisyo sa ating mga members, lalo na po dito sa, babanggitin ko sa inyo na si benefits package po natin. Ano po yung ating tinatawag na sea benefits or catastrophic case? Ito po ay para sa mga malalubhang karamdaman or catastrophic cases na nangangailangan ng matagalan at mahal o magastos na gamutan. Ito ay maaari lamang mabil sa mga contracted PhilHealth accredited level 2 and 3 na pampublikong hospital at ilang pribadong hospital. Ayan. Kasama po sa package ng sea benefits is yung surgery for ventricular septal defect in children. 250,000 pesos po ang coverage ni PhilHealth. Colon cancer stage 2, 300,000. Surgery for tetralogy of Fallot in children, 320,000 pesos. Acute lymphocytic lymphoblastic leukemia or ALL na standard risk is 500,000 pesos. Coronary artery bypass graft surgery is 550,000 pesos and stage renal disease eligible for requiring kidney transplantation, so tatanggalin po yung kidney, papalitan, is ang coverage po natin is 600,000 pesos. And then another C benefits po, ito po ay bago under PhilHealth Circular 2023 series of 0007. Ito po yung implants for ito po yung paggamit ng orthopedic implants, selected orthopedic implants lamang po ito. So implants for hip arthroplasty, ito po yung coverage po natin. Meron po tayong by tranches po ang pagbibigay nito sa pagbabayad po natin sa facility nito sa kamowa po natin ng hospital. Tranche 1 and tranche 2. Total hip prosthesis 210,000, total cemented 210,000, yung partial hip naman po 230,000, total hip prosthesis na hybrid 230,000, partial hip prosthesis ano yon? Unipolar modular 210,000. Next po. Ayan. So, implants for hip fixation, meron po tayong ibinibigay na package na 160,000 pesos po for multiple screw fixation. Ayan. So, another benefits po under C-Benefits ng PhilHealth under PhilHealth Circular 2023-0005, yung colon and rectal cancer cover na po ni PhilHealth. So, bago rin lang po ito, kalalabas din lamang po last year. So, ang stage of colon cancer, kapag stage 1, 150,000 po ang binabawas na benefits ni PhilHealth. At kapag stage 2, 300,000 pesos. Rectal cancer package. Sa stage 1 po ng rectal cancer, meron po tayong package na 150,000 pesos. Sa pre-operative clinical stage, but with post-operative pathologic stage 2 and 3, 400,000 pesos. Clinical stage 2 and 3, 400,000 pesos. Yan. So, kung meron man po tayong confinements abroad, basta ikaw ay Pilipino, kung ikaw ay na-confined sa abroad, kung ikaw ay FW, makakaga-avail ka po ng ating PhilHealth benefits. So, kung if ever, since wala naman po tayong accredited healthcare facility sa abroad, ito po ay babayaran mo po muna ang iyong hospital bill. So, kung halimbawa po, sagot po ng kung meron ka man HMO po sa abroad, ileles po yun, and then yung out, ang tawag ito, out of pocket mo, yun po yung ipafile po natin. Lahat po, lalo na sa ating mga, ang kinakailangan lamang po dito is yung ating mga medical record, doon na hihingin. Kung ito po ay, kung kayo po ay nasa lugar na non-English country, ipapatranslate lamang po natin ito sa English, yung ating mga medical records, statement of accounts, yung mga resibo. So yun po, ipapadala po natin yun dito sa Pilipinas. Meron po tayong 180 days or 6 months after the discharge upang ma-file at kung ma-approve po ito, ma-proseso ang inyong application, makaka-receive po tayo ng ano bang tawag dito? Refund from PhilHealth. Kasi binayaran mo po yung iyong hospital confinement abroad, so ire-refund po namin yun sa iyo bilang pagtugon sa iyong benefits. Okay, next po. Ayan, premium contribution. So, inulit lang po ito kanina, yung 2.75 from 2019 up to 5% na 2025.
Ayan. So, pinapalalahanan din po natin, lalo na yung, meron po tayong mga kaulang penalty sa ating mga employers. Kapag po may failure or refusal to register employees, hindi po nila na ipa-rehistro ang kanilang mga newly hired employees. Failure to accurately and timely remit contributions, hindi po nabawasan ang deduct at hindi po na-remit ng tama ang kanilang PhilHealth contributions. Refusal to deduct, hindi binawasan na ng contribution ang ating mga empleyado, or failure or refusal to submit report. So, kailangan yung mai-register po si empleyado, obligasyon po yun ng employer, PMRF, kaukulang supporting documents ni member, ni aplikante, at saka po ER2, sign ng employer. Yun po talaga ang ating kinakailangan. Dahil pag hindi po ito ginawa, maaari pong magbayad si employer ng 50,000 pesos or not less than 6 months but not more than imprisonment, not less than 6 months but not more than 1 year or both such fine and imprisonment at the discretion of the court. Okay, next po. Ayan. So, obligations po ng employer to register the newly hired employee. So, dapat po on time. Once na makapasok po ang ating empleyado sa ating kumpanya, kinakailangan po na pag-fill outin po agad siya ng PMRF and hingin po siya ng kanyang mga supporting documents and then ER2. Ipa-register po natin agad ito sa para naka-indicate po kung kailan siya na-hire sa atin bilang mga empleyado po. And then, to remit contributions of employees including counter shares, yung employer share po. And then, to report remittances immediately. So, yan po yung mahalagang obligasyon po natin bilang employer. Next po. What will UHC be for you? So, next ma'am. UHC ensures that everyone will be receiving optimal health services. So, every Filipino family is matched to a primary care facility who ensures and team who ensures that they get appropriate services they need in appropriate facility. So kami po, ang mandato po namin sa PhilHealth is mag-accredit po ng mga professional at mga pasilidad upang bigyan po ng serbisyo lahat po ng Pilipino, lahat po ng miyembro ng PhilHealth para mabigyan po kayo ng kalidad na serbisyo. Sa pag-accredit po namin, i-make sure namin na kalidad na serbisyo rin ang ibibigay sa inyo bilang miyembro po ni PhilHealth. UHC ensures that no patient will be left alone. Creation of health networks that will navigate the patients throughout the process of healthcare needs from BHS to higher health facilities back to the BHS. So, ibig sabihin po nito, katulad po ng ating programa na konsulta, kung i-check up po natin ang ating mga members, makikita po natin, may iwasan po natin ang kanyang pagkakasakit kasi madedetect na sa check up pa lamang po niya sa konsulta. At kung meron pong makitang findings sa kanya sa mga laboratories niya at kinakailangan ng higher level of care, ire-refer po natin siya sa mas mataas na ospital. Kasi tayo po ang magna-navigate at tayo ang magre-refer sa kanya. Tutulungan natin siyang maipagamot agad. Okay? UHC ensures that primary care or community health will be strengthened. Primary care services and community health will be strengthened. Prevention is always better than cure. So, marami po sa atin noon ang naghahangad na sana ang PhilHealth meron ding check-up. So, ito na po yung hinihintay po natin na PhilHealth konsulta. Maagapan na po ang pagkakasakit ng ating membro. At least ma-check-up man lang siya once sa kanyang, once sa isang taon. Sa UHC, hashtag lahat kasama. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, thank you, Miss Cara. Siguro later after na lang po ni ma'am na isang yung ano, yung questions pa, may dami ng tanong. Okay. Marami na pong tanong eh. Oo, buddy, after na lang po siguro ni Ma'am Jackie. So, okay, sige ma'am. Okay, thank you po. Thank you po. Okay, thank you so much. Oh, talagang ano eh, no? Nararamdaman ko po yung inyong passion talaga sa ginagawa ninyo doon sa pag-explain pa lang. Kaya, nakakatuwa po. Kasi yun nga, marami nagtatanong. Meron ako mga siguro 5 questions in line. Sige.
Miss Rona? Ay, okay. Okay. Okay, wait. Opo. Thank you so much. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon po sa mga nakikinig sa at nanonood sa YouTube. Nasa YouTube po ba tayo? Okay. So, Yes po. Thank you for inviting us. Ano po, for 3 taon na, no? With Ma'am, si Ma'am Neddy. So, napaka, ano niya, napaka proactive na tao, no? Lagi yung ano, lagi siyang nandiyan para yan, tumulong sa inyo, no? Sa inyong ano, sa inyo sa HR Calabarzon Group Incorporated. So parang na ano, nakita ko na po yung inyong evolution, no? Yung dati parang nagsisimula pa lang kayo, ngayon nasa fourth year na, ano po. Ayan. Ah, po, Sige, parang mama. kailan lang. Oo, kaya thank you for staying with us for the past years din po. Ano yan, may Okay. paano na rin kayo, no? May mga tawag dito. Parapol kanina, no? Oo. Kasi nga, ano, bali last year po, nagkaroon na po kami ng face-to-face nga po kasi na summit. So, yun po yung first time. Oh, sige, okay. Sige. Okay. So, start na po ako with my presentation. Yes po. So, saan ba yung sa akin? Yeah. Konting updates lang po. Ano po? Mga bagong polisiya for 2023. May konting similarity with the presentation ni Miss Cara. So, field health updates. What do we expect in field health for calendar year 2024? Ito ay na-expect natin, na inaasahan ng mga programa pang ilalabas ng field health. So, kung naano natin kanina, no, alam ko masyadong ang mga tanong niyo regarding sa increase ng premium. Ano po, actually yung increase ng premium is, ito na yung last, ano po, 5% according dun sa batas. Hindi na po yan tataas, except kung mayroon pong amendment, no, sa batas. Ano po? Okay. So una, we have to expect for the consulta plus. Ano po? Kanina, nag-mention ni Miss Cara yung consulta. It's a basic or the primary care package. So, ngayon, nasa pipeline, ang pagkakaroon ng polisiya on the consulta plus. Ano ba itong consulta plus? Ito po ay yung alagang PhilHealth para sa bawat Pilipino na nakatutok po siya sa pagdadagdag ng mga accredited facilities at mas mataas na benepisyo. Ano po, kung yung benepisyo ng konsulta, itong regular konsulta is binibigay namin yung tawag dito, yung reimbursement na benefits sa facility, no, worth 500 yung binibigay namin. And do sa private is 750. Pero yung kung yan ay sa private na 750, pero dapat ang isang pasyente hindi tataas sa 500 yung copay o yung excess o yung ibabayad niya, yung out of pocket niya. Pag private naman na konsulta provider. Pero kung sa government naman, 500, pero wala ka naman dapat bayaran. Ano po? Yun yung regular na programang konsulta. At yan yung flagship program namin. Ano po? Nag-start po yan ng 2020, yung paggawa ng polisiya. 2021, yung pilot testing o nasa transition. 2022 and 2023, yung full implementation hanggang ngayon. Ano po? And ang kasunod na nga po ay ang Consulta Plus. And ang isa pa sa plan ng PhilHealth ay yung benefits expansion. So dun sa benefit expansion, pinalawak na benepisyo ng PhilHealth sa lahat ng Filipino. Ano po? Na dapat ang bawat Filipino ay may kaalaman o ma-educate sila pagdating doon sa kanilang benepisyo. Ano po? Kaya po ginagawa namin ito, nag-a-attend kami sa mga ng engagement with the partners, kagaya po ninyo. And meron kaming mga activities, mga marketing activity, strategy na nagkakaroon kami ng kagaya nyo yan, FB Live, naka-YouTube, FB Live, and mga guestings. Ginagawa po naman namin yan
para ma-inform or ma-educate ang ating mga kababayan na hindi lang dahil nagbabayad ng contribution, no? At yung mga iba dyan, ano, bayad ako ng bayad, pero hindi ko siya nagagamit, di ba? Yung ganun. Pero siyempre, bilang isang, ano, mas gusto mong magamit yung benepisyo mo, o yung benepisyo mo ay makatulong doon sa mga sakitin. Ano po? So yun, magkakaroon ng benefit expansion. And of course, yung provider payment mechanism. Kung ang ginagamit po natin na payment mechanism before, ay yung tinatawag nating FFS, yung fee for service, yan po ay kino-compute ang medicine, ang mga tawag dito yung mga laboratory tests before, kung ano lang yung ma-compute na allowable, yun lang binabayad. And then nagkaroon ng all case rate, naka-package na siya, ano po. So yun yung ngayon, yung naka-all case rate siya, na ang all case rate ay for ilang years na. Yung 23 case rates is 2011. Ano po? And yung all case rate is 2013. Kung titingnan nyo po, 2024 na ngayon, 11 years in the making na po ang ACR. Na marami po nagtatanong na siyempre, mahal na ang bilihin, mahal na ang lahat. Bakit hindi pa nagtataas ng benepisyo ang PhilHealth? So yun na po yung yan yung kasunod na may bago tayong polisiya ngayon. Mamaya ay didiscuss ko po sa inyo yung increase on the ACR. Meron na po yan. Yan. And ang kasunod po ay ang digitization. Digitization, siyempre ito po ay pinabuting serbisyo po sa para sa lahat ng Filipino na siyempre po yung dapat po ay digit, kumbaga computerize o lahat ng ating tag dito ng data ng ating mga miyembro dapat ay easily na ma-access, accessible siya. So yan. Nandiyan na po kami sa pagdating sa mga sa digitization po. Ano po? And siyempre, ang PhilHealth po ay pagtitibayan na po yung pagdating sa IT infrastructure, ano po, yung data insecure, data security. Kasi po talaga kung baka napanood nyo, no, ang PhilHealth ay nagkaroon kami ng data breach, ano po, inatake po kami ng itong tinatawag na Medusa. So may mga files po na nasira, ano po. Pero hindi naman po lahat. So hindi po miyembro ang naapektuhan. Ano po? Doon sa data breach na 'yan, ano po. And yun po, iyan yung iniingatan na namin ngayon. And of course, ang good governance mas maayos pong mapapatakbo ang ahensya, ano po? Sinisimula na pong ayusin ang pagpapatakbo ng ahensya. Tututukan na po yung paglilinis ng membership database. So syempre po yung mga unang panahon may mga data na dapat ayusin dahil nung dati hindi nangangailangan ng mga requirements to para i-member ka. So kaya meron syempre may mga data na hindi siya malinis, ano po. So ngayon nandoon po kami sa process ng cleaning up ng system, ano po. And mga toro yung pagre-review ng mga policy ngayon. So hindi po kagad yan inilalabas hanggat hindi po maayos or yung mga nasusolusyonan yung mga gaps on the policy, ano po, before po siyang mailabas. And pinapalakas po yung fraud o yung fraud awareness, ano po, yung pandaraya. May mga siyempre po, meron din hindi po naiwasan yan, lalo na po nagbibigay tayo ng malaking pera, no? Malaki ang inilalabas na pera ng PhilHealth. So, para sa benepisyo, ano po? Yan. So, yan. And of course, yung implementation ng primary care provider network. Kanina na-mention ni Miss Cara, yung pagkakaroon ng network, ano po? So, ikaw bilang isang miyembro, meron ng mag-aalaga sa iyo na mga isang grupo lang ng mga facilities. Nandun ka, naka-register ka sa isang facility na in case na kailangan mo ng serbisyong pangkalusugan, so doon ka pupunta. And nandun na yung health system, no?
yung data mo, inaalagaan na in case na pumunta ka doon, alam na kung ano yung health data mo. Ano na yung history ng kansugan mo. Kung ito, kung ganito, nararamdaman mo, kung hindi ka, pwede dito sa, kung hindi ka, yung tag dito, yung sakit mo is, kailangan na ng referral, meron ng hospital na nandun na sa network. Ano po? Pero ito kasi is a primary care network. So ito ay grupo lang ng mga primary care facilities. Ito pong PCPN. So ito yung mga grupo ng mga consulta providers. Na ito ay binubuo ng ating mismong gobyerno. Ano po? And kasunod na rin po ang pilot test ng healthcare provider network. Ito po yung na-mention ko kanina na mayroon ng ospital na kasama. May primary care, at the same time may ospital na in case na kailangan mo nang i-refer sa isang hospital, nandun na. Hindi ka dapat tanggihan dahil yan ay naka, kumbaga, may link na yan, may health system na. Ano po? So yun. So, meron ng implementation ng primary care and magkakaroon ng pilot test po ng healthcare provider. And ang nakapila po dito sa Calabar Zone ay ang Laguna. So, sila po yung nag, parang may intention to para sumali for the healthcare provider network. And syempre, doon sa na-mention ko po kanina, na expansion po ng benepisyo, no? Expansion ng benefits. So, meron ng rationalization po ng mga inpatient cases. Na ito po yung mismong na-mention na kanina ni Kara. So, may mga na certain na mga sakit na nag-increase na ang mga benepisyo. Na dumaan po ito sa mismo sa masusing pag-aaral. May mga team na po sa PhilHealth na before ilabas ang isang policy ay talaga pong napag-aralan. Ano po? So ano ba yung ibig sabihin ng i-rationalize yung mismong benepisyo, no? So based on the policy statements, nandiyan po yung improvement pagdating do sa financial coverage, yung transition from this provider to DRG. So yung po na-mention kanina, no? All case rate tayo ngayon. May mag-i-increase muna ng ito mamaya didiscuss ko, mag-i-increase ng 30% yung case rate natin ngayon, mag-i-increase siya ng 30%. And ang kasunod na po siya ay yung mechanism po ng DRG. Ito po ang DRG, ito po yung disease related group, nakagrupo na po siya. And dumaan na po ito sa costing bago po ilabas yung benepisyo na mabibigay natin sa mga miyembro. Ano po? Reimburse health facilities for the minimum standard in delivering inpatient services in a basic or ward accommodation. So papasok na po dito na kung ang isang pasyente ay gumamit ng isang basic accommodation or room accommodation na wala ka na dapat babayaran. So yan, kung ito ay sa government, 90% dapat ng government hospital may accommodation sila for the basic na room accommodation. May 90%. And for the yung payward o yung non-basic accommodation, yan po ay 10%. So yun yung pwedeng meron na siyang babayaran o yung may out of pocket. Yan po ay para sa government hospital. Pero kung sa private hospital naman na confined ng isang miyembro o isang dependent, baliktad. 10% na basic accommodation, walang babayaran. O yung 90% ay doon naman po sa non-basic o yung may babayaran ka. Pero hindi ka lalampas doon sa mismong benefits na bibigay sa'yo. Kunyari, ang benefits na binigay sa'yo ng PhilHealth is 50,000. 50,000 yung benefits. Ang iyong cash out or out of pocket is hanggang 50,000 lang. So yun po yun. Align financial incentives with the efficient and effective delivery of services. So kung isang facility, lalo na po sa gobyerno, at maganda naman yung kanyang servisyong binibigay, ano po, para sa mga
para sa mga miyembro, para sa mga pasyente, meron pong kaukulang incentives na bibigay ang PhilHealth. Costing analysis, to po yung na-mention ko kanina, since rationalize yung case rate, ano, dumaan po talaga yan sa costing methodology, ano po. And yun, na-mention ko na rin yung co-payment for services beyond minimum standard of care in non-basic accommodation. Kapag non-basic accommodation, hindi taataas dun sa benepisyo yung cash out mo. And of course, priority condition for ACR rationalization. Meron pong mga pinag-aralan po yan na yung mga common disease o common diagnosis, yun po muna ang inuna to rationalize yung pong all case rate. So, yun na po yung na-mention kanina ni Cara. Ano po yung mga na-update na new benefits under po yun ang rationalization ng ACR. So, yun yung 156 na hemodialysis. Yung sa cataract claim, under po ito ng mga para sa healthcare professionals, ang isa pong mag-oopera o yung espesyalista sa katarata o sa mata ay hanggang 200 lang pong pasyente within the month ang kanyang pwedeng bigyan ng serbisyo or 10 sa isang araw. Yan, sayan po yun. And yung benefit for na outpatient benefit na mention niya kanina ni Ara, yung mental health. So, dalawang package, 9,000 for the general mental health services, 9,000. At saka sa specialty mental health services is 16,000. And yung kanina, mention na rin po niya yung pneumonia high risk. Yung pneumonia high risk, so kanina parang 90,000 ata yun. Pero may mga, ano po yan, may mga minimum standard po yan. May mga na, kung hindi lahat ay pasok sa pneumonia case rate. Ano po? So, yan po ay, kung gusto po natin ng mas specific na understanding with this circular, meron po sa website kung gusto po natin basahin. Ano po? And benefits for the acute stroke kanina, parang 70,000 and 80,000. As mentioned kanina ni Ms. Cara. And ito yung sinasabi ko kanina na bagong-bago na circular. Unang-unang circular for 2024, rules for adjusting case rates. Ano po? So, anong scope nito? Itong circular nito covers the adjustment of select case rates, to improve financial coverage for quality care delivery. So, yan, may adjustment po tayo. Applies to all health facilities, including po ang PhilHealth regional offices. Yan. All others involved in implementing the 30% adjustment of case rates. So, meron na pong 30% adjustment siya. So, kung ang benepisyo mong nakuha is 10,000, ano ba 30% ng 10,000? 3,000? Tama ba? 3,000? O yun, di 13,000 na magiging beneficyo mo. So may additional na po siya na 30%. So yun. Applies po 'yan doon sa lahat ng case rate except doon sa na rationalize na ACR. Hindi na po siya kasama. And as I mentioned kanina, yung implementation po ng PCP and through consulta. So kanina doon sa na-expect natin for 2024. So, applies to selected provinces, cities, and private health sector with interest na mag-engage po sa PhilHealth na para i-test po yung intervention, innovation, initiatives for the improvement po ng consulta service delivery and utilization. So, yan, nag-start naman po ito last year, yung PCP and Sandbox. Ano po? So, may sumali na po dito. Kasi ito po ay initial implementation ano po for a pile kumbaga parang tinitest trial and error may sumali naman po itong Quezon. So meron tayong Quezon Primary Care Provider Network na samahan po ito ng mga primary care facilities. So ano ba ito no? So ito ay isang formation of a network of providers, public, private or mixed
for consulta services with established administrative and clinical referral system. Dapat mayroon na po talagang referral system. Ano po? The establishment of financial arrangement with creation of SHF, o ito yung special health fund. So ito po kasi ang mode of ng pagbabayad po ng PhilHealth ay may tinatawag tayong front loading. Ibig sabihin, magbibigay na muna ng fund ang PhilHealth. So yung pondong yan, yung nagagamitin mo para sa iyong nasasakupan na magpapakonsulta sa iyo. Or pwedeng gamitin sa pagbili ng gamit para sa facility, pag-hire ng mga empleyado, kung kulang na empleyado ang isang facility, yung pagbili ng computer, and yung na-mention ko kanina, kung magaling magtrabaho ang isang consulta provider na bibigay ang tamang serbisyo, efficient siya, meron siyang incentive na ibibigay. So, yun po yung na-mention ko kanina. So, yan po yun, yung implementation of the PCPN through consulta. And since ang pinag-uusapan po natin ay konsulta, bumalik po tayo doon sa patungkol sa konsulta, no? So alam ko po ito ay na-discuss na namin last year ata, no? So balikan po natin, ano na ba itong konsulta? O ito yung primary care package, ano po? O ito yung tinatawag nating konsulta na may ibig sabihin po na konsultasyong sulit at tama. Okay? Every Filipino ay magagrant po, mention po yan sa UHC, yung immediate eligibility, access to promotive, preventive, curative, rehabilitative, palliative services without causing financial hardship, and prioritizes the needs of the population which who cannot afford such services. So mention po dito na pinaprioritize yung mas nangangailangan, no? Yung mga sakitin, yung lagi nating na-mention ng mga nasa laylayan, ano po, na sila mismo yung mga sakitin, ano po. So, yun ang muna ang inuna po. And, syempre, ano nga ba yung konsulta? So, disease prevention, na-mention naman kanina ni Mikara, early detection, para po mas, kumbaga, kung mas madali, kumbaga, kung na-detect na kagad, kung may naramdaman ka, mas magiging healthy tayo o ma-enjoy natin yung ating buhay. Ano po? And ano nga ba yung mga nasa consulta package? So ito po, sa services, nakasama na po dyan yung mismong consultation, yung pagmamanage ng case ng isang pasyente. Provision of preventive health services, may mga pwedeng itong mga mismong mga health workers, i-educate po tayo pagdating sa ating kalusugan. I-assess po tayo pagdating doon sa mga services na kailangan natin. Dapat po meron tayong kapartner ng mga facilities. Patungkol sa pagbibigay ng gamot, dapat meron tayong kapartner na butika. Kung ang isang rural health unit ay may kulang sa gamot, dapat may kapartner sila pag anytime na kailangan ni pasyente ng gamot, yun, may pagkukunan. Or may kulang ang ating rural health unit pagdating sa mga laboratory test, mga diagnostic test, meron kang kapartner na facility na doon mo dadali ng isang miyembro o isang pasyente para mabigay yung mga test na kailangan niya. Ano po? And yun, as I mentioned kanina, dapat ay may referral. O pwedeng i-refer sa isang specialty and higher level of care. Kung hindi na kaya sa level ng primary care. And ano ba yung mga laboratory test na dapat anytime na kailanganin na pasyente, maiibigay po ito. And ito po ay based on the doctor's prescription. Minsan po kasi ang pagkakaintindi ng ating mga miyembro ay lahat ito ay ibibigay. Ano po? Ibibigay lahat at free. Ano po? Ito po ay based sa doctor's prescription. Ano po? Hindi po ito lahat ay pwedeng ibigay kagad. Or malilibre lahat isang konsulta. Ano po? Doctor's prescription po. Si doctor po ang masusunod. Ano po? And
Siyempre, ang gamot din kung ano yung based on the diagnosis and findings ni doctor. So, yun po yun. Meron tayong pang antimicrobial, may pang fluid electrolytes, anti-asthma, antipyretics, anti-dyslipidemia, and anti-hypertensive, and anti-thrombotic, saka antihistamine. So, yung list po ng mga gamot, may mga dagdag po ito ng mga gamot, nandun po yung sa circular sa website ng PhilHealth. Ano po, yung mga gamot. And, siyempre, before ka magpakonsulta, since na-mention ko kanina, kailangan mo magpa-register. Ano po? Ipapa-register ka sa isang facility dapat, isang consulta provider na mag-aalaga sa iyo throughout the year. Ano po? So, hindi pwedeng ikay pupunta doon, magpapakonsulta ka, kailangan naka-register ka sa kanya. So, kailangan mong gumamit ng PKRF, ito yung form ng PhilHealth. PhilHealth Consulta Registration Form. Yan. Meron po niyan sa ating local health insurance office. Ano po? And paano? Ano yung mga options para mag-register? So, pwedeng ikaw mismo self-registration. Yan po yung na-mention kanina ni Miss Cara sa portal, sa website po ng PhilHealth. Sa member portal, meron po doong module o utility for the consulta registration. Yan. So, after mo nang magpa-register doon, screenshot mo lang yung ano, yung confirmation message doon na ikaw ay naka-register na. And yung assisted registration ay through the employer, social worker na consulta provider, or mismo sa ano, kung may systems with the LGU. Yan, and kami naman ay nakikipag-partner with the LGU. Yan, sa LGU, senior citizen. And mismong sa local health insurance office. Yan, pwede po doon magpa-register. And ang aming mga staff na nasa hospital, ito po yung PCARES, PhilHealth Customer Assistance Relation and Empowerment Staff. Sa, naka-deploy po sila sa mga hospitals. Pwede po sila mag-register. Ano yung gagawin? I-fill out po yung PKRF. And yun, and then meron pong ano, i-generate yung confirmation receipt or kung through the LEO or since ito assisted, bibigyan po namin kayo ng copy. Ano po? And pwede rin pong itawag through call. Pero sa ano po ha, yung call lang ay sa CAC or do sa Corporate Action Center ng PhilHealth. So, tawag lang po yan. And paano naman yung availment? Paano ka makaka-avail? Una mong gagawin, so, kailangan ka mag-secure ng authorization transaction code. So, sa ano yan? Ano ba itong ano, authorization transaction code? Is a unique code na binibigay po natin sa beneficiary bago po mag-avail ng benefits. May pumapayag din naman po kami ng ano walk-in. Ano po walk-in? Ang kailangan lang po ay i-authorize or mag-provide po ng consent na kayo ay pipicture. Yan, papapicture. So yan yung ATC ay ibibigay sa ano konsulta facility. And syempre yan, pwede na i-conduct yung mismong primary care consultation o yung health screening and assess. After po nung consultation o yung sinatag nating first patient encounter o yung health screening and assessment ay kailangan po natin mag-accomplish ng ICAS or ePress. Ito po yung proof na talagang may availment na nangyari. Yung ICAS, yung ePress, so ito po ay yung sa gamot. Prescription slip po yan. Yan. So, meron po diyang feedback. And yung sa ICAS, ito naman yung mismong consultation o yung pagbibigay sa iyo ng diagnostic test o laboratory test. So, yung proof na mayroong availment po na nangyari. So, yan saan ka naman pwede magpa-create o magpa-generate ng ATC? Pwede rin po through portal or sa DIO, sa PCARES. Yan. Meron lang po i-fill out na request for transaction code. Then, bibig po sa fill out staff.
Yan, bibigyan po ng copy. And kung sa tawag po sa CAC, yan, i-call lang po sa aming action center. Pero usually, kapag ang nangyayari po kasi ngayon, kapag merong ang mismong facility or ang ating mga rural health unit, nagkakaroon sila ng registration, kasama na po yung ano, kasama po kami through the Alaga Ka. Ano po yan, nire-register at the same time, meron na rin ano, consultation na nangyayari, may first patient encounter na rin na nangyayari, meron na lang ATC. So, yun po yun. And yan, yun po yung konsulta, is a brief orientation ng konsulta. Sana po ay kayo bilang mga health, HR representative, sana tulungan nyo kami with your mga empleyado, ano po, na gamitin itong konsulta. Ano po, ito ay parang ang for 3 years na po na massive po yung information namin patungkol dito, no, sa benepisyong ito na konsulta. And sana po yung ating mga hawak, di ba tayo po yung may mga hawak na mga employers, tulungan niyo po kami na kung pwede niyo na po kami i-contact na mismo mga empleyado, pwede po nating ipa-assign sa mga konsulta provider. Or kung may mga mismo may clinic sila at may kakayahan na ibigay yung konsulta package namin, mayroong mga may mga gamot, may mga laboratory po, laboratorio, may mga ka-engage po, pwede po magpa-accredit sa amin at doon na mismo ay makaka-avail ang miyembro na, o ang mga empleyado natin ng konsulta. So kung mayroon po tayong ganun, pwede niyo po kaming tawagan. Yun, ipapa-accredit po natin yung mga clinics ng mga companies for the consulta bilang isang consulta package provider. So yan, thank you ma'am for this afternoon. Ngayon po ay willing na po kami to answer kung ano po yung mga tanong during this our open forum. Thank you so much ma'am. Okay, thank you so much ha, Miss Rona and Miss Cara. Maraming salamat po. O Nebi, nakita mo ba yung mga questions natin? Yes, ma'am, ang haba, ang dami. Ang dami. Kakayanin ba natin, ma'am, na hanggang 4 o'clock? Kaya yan. Hindi, ito at least kadugtong na to dun sa ano, dun sa sinabi ni Ma'am Rona pati ni Ma'am Cara pagdating nga dun sa pagka-coordinate sa kanila. Kasi 'di ba, yung email addresses ng ibang PhilHealth hindi pa ayos hanggang ngayon. So yung communication ng mga ibang companies, messenger pa rin nung mga areas ng mga PhilHealth kung nasan sila. Sa mga transactions po, ba kailangan pa rin ba pumunta sa ngayon sa mga offices o since walang online submission? Kasi mukhang hindi po kasi lahat, medyo okay na po yung online, ma'am. Actually, hindi pa po ang central office ay inaayos pa rin po kasi yung aming IT system. Ano po, ang ginagamit lang po namin ngayon ay ang Gmail account. Okay. Oo. Pero kung saan po malapit ang inyong opisina, doon na lang po makipag-communicate. And yun nga po, mostly ay pumupunta po muna sa opisina ngayon. Okay. Okay, so ma'am, maski po sa mga update ng dependents online, parang mas mainam pa rin. Kasi may nakita kasi kami mga gustong magpa-dagdag ng dependents. So magsasubmit naman ng mga requirements, pero kailangan pa rin hubang pumunta o i-forward po yung documents sa nearest PhilHealth office. Ganun pa rin po, ngayon no? Po ay walk-in po muna tayo dahil wala pa nga po kaming official na email address na, okay. As I mentioned kanina, na naapektuhan po talaga kami ng cyber attack. Ano po? And inuunti-unti naming ayusin yung sistema namin. So, pasensya na po muna. Okay lang. Pero ma'am, walk-in po muna. Pero ma'am, hintay-hintay lang po tayo. Sana by April. So magkakaroon na po ng online facility. Online okay. Na mismong miyembro, individual ay pwedeng ano no, sila mismo ang makikipag-transact or okay. Online ano
request for registration. Oh. Yung dati, kung natatanda nyo, yung ERAS. Apo. O yan. So, ngayon, Oo. meron pong bagong system kami gagamitin. Ang ano na po sa amin ay by April. Sana po ay April ay tapos na siya. Oh, pero ma'am, pagdating ko sa mga MDR na empleyado, kasi hindi ko kasi lahat may ano nga eh, may merong kopya o may online, alam niyo naman ngayon, minsan po yung mga network, ang libre lang po eh Facebook. 'Di ba? Facebook Messenger lang. Pero para kumuha ho ng mga MDR nila, pwede ko ba si employer po ang kumuha ng mga MDR na mga empleyado para may kopya na kami? Ma'am, yung ano no, yung online kanina, yung sa Yun portal, nga, portal. pwede Oo. po yun. Yung nga lang, kailangan talagang alam niya yung kanyang field health identification number kasi yun yung kailangan talaga. Pero Opo. kung gusto niyo po na As employer, kami po kukuha para sa kanila. may Hindi ko. authorization lang po ma'am. Ah, okay. O, Kung kasi authorized minsan ho, lang mas, o, pagkakailangan ho kasi nila, sasabihin nila, ay, yung kopya ko nawala o nabasa, hindi ko na makita. Para at least may kopya na ho kami bilang employer para si Xerox na lang ho namin. Ah, Okay, sige, kahirapan so po ay pwede. kayo po talaga nang ipag-transact sa amin. Oh. Yung kanina, yung obligation po ng employer, Opo, o kailangan pwede po na. i-membro nyo, ipaparegister nyo, No, opo. Tapos at ipapa-update least ng yung mga copy. records. Oh, so kami talaga. Okay lang. O sige. Tapos siguro okay. Nedi yung mga ibang questions ay at least connected naman siya. Okay, so the dependents okay tayo, tapos non benefits. Okay. Meron kaninang tanong tungkol dun sa yun nga, parang may mga entitlement ng benefits po daw ma, may mga nabanggit, dapat automatic. Pero last year and this year, na-experience na po kasi nung isa po nating participant, no, si Miss Beverly, na naghihingi pa rin no, ng contribution, certificate of contributions. Tama, oo. Kasi kung wala po noon, hindi po magka-qualify po daw si employee para po daw sa benefit. As Pwede a po. general policy po, as immediate eligibility, yan na po, as mentioned po kanina ni Miss Cara, Opo. immediate eligibility, kahit may missed contributions ka, dapat maka-avail ka. Yung nga lang Ayan. po ay, saan po kayang area? Saan Sa area? area. O, Miss Ako ma'am, Beverly. O, personally personal. ako, employee namin, humingi sa akin ng certificate of contribution kasi hindi daw ma-covered ng, I think, Las Piñas Medical Center. O, di ba? Ay, binanggit yung hospital. Sorry! Bawal ba? Hindi, ma'am. Okay lang po, po. Okay lang. Kumbaga, parang lang sa akin, online payment kami. Online din yung process namin and everything. Pati yung, di ko ba, pagkatapos namin mag-process ng online, diretso sa BPI. So, diretso na yun sa, ano, sa contribution ng employee. Actually, last week lang yon ma'am. Hindi daw siya makapagkuha, hindi daw siya makapag-avail ng ano namin ng service ng hospital because humihingi pa ng CSF at humihingi pa ng certificate of contribution. So ako naman si Gaga, type pa ako, hanap ako ng sa online, attach ako ng BizLink proof ng contribution ni employee. So may personally na naranasan ko po. Ma'am, actually, ang masasagot ko lang ay pang Pro 4A, ang Cavite, Laguna, and Quezon. Kapag Manila area na po, meron, alam ko po ay may mga mga memorandum silang inilabas sa ano, sa mga facilities, sa mga hospitals na nangangailangan ng contribution. Pero as to general policy, as to nasa law, immediate availment po yan. Ano po? And ang Pro 4A po ay immediate eligibility ang pinapasunod po namin. Although dapat po hindi kami iisa lang ano, ang decision namin no, ipagdating sa implementation, dapat iisa. So, hanggang dun lang po masasagot ko ma. Ang masasagot ko lang po ay ang Calazon area. Ano po? Pero ayun oh, pero kung ano siya, kung dapat yun na po yung law. And alam ko na net, kailangan natin pakinggan. Kailangan natin pakalat yung video ng YouTube. Ito hong part na to pakinood lang po. Kasi sabi po nila kailangan ho daw ganun. 'Di ba? Hindi na lang ganun lang kilala ako siya. Sa PhilHealth. Oo nga.
Ano nga eh, ang daming ano eh, ang daming Yeah. parang pabalik-balik. And yet, yun nga, iba na babasa. Unfortunately po, no? Si Miss Beverly, yung area nga po niya is Bulacan, ano, Oh, yeah. Opol, Las Piñas, and Paseco. Yun po yung kanyang concern. Yun po yung Ayan. mga areas of concern Kay niya. Ma'am Beverly, ma'am, naranasan ko rin yan kasi Las Piñas area din ako. So, hindi Oh. ka nag-iisa. So, ayun. Okay. O, oh, sige. Oh. So, okay tayo doon. So, technically, it should be a general rule. So, pagdating lang sa implementation, doon lang talaga medyo tayo kailangan maging, we have to know kung ano talaga yung rights talaga natin bilang Pilipino, di ba? So, ma'am, pagdating sa separation pala, maisingit ko na rin. Sa separation, kailangan ho ba i-report ang separated employee? Pagdating din ho ba sa PhilHealth? Tama po, kailangan po kasi matag sa system namin na separated. Ah. Kasi para Okay, so mag-stop yung ano yung sa yung payment. Ah, sa inyong side po yan na, magkaka-claim po yan sa side nyo. Opo. Sa side ng employer. Kasi Oo nga. masisingil pa rin po yan ng ano kung So again. Okay. So again, representative kailangan hong pumunta sa PhilHealth, dalhin ho lahat ng mga siguro nakalagay na lang sa letterhead lahat ng names kailan separated. Ganun na lang ho talaga Apa. muna, May no? letter request po and yung master list. Opo. Kung kailan siya nag-start at kailan siya na-separate. Okay. Ah, sige. O, Nedy. Questions pa? Apo, ma'am, good afternoon po. Follow-up lang po sa question ni Ms. Maria kanina. When an employee has been separated by the company due to either any chronic illnesses or diseases, for example, kidney disease, how can they continue availing the PhilHealth benefits? As I mentioned kanina, no, nandun pa rin yung immediate eligibility kahit wala siyang separated na siya from his or her employer. Nandiyan pa rin ang PhilHealth to help him ano, or her para maka-avail ng benepisyo. So, tulungan yun na rin natin siya kung talagang siya ay wala nang kakayahan to pay at dahil wala nang trabaho, nandiyan po tayo para i-refer naman sila for the assessment sa ating MSWDO, yung ating mga social welfare officer ng LGU, or yung kung na-hospitalize siya, nandun yung mga social worker. Mayroon po silang assessment na nagagawin or interview para mapatunayang wala siyang kapasidad to pay. National government na po ang sasagot ng kanyang premium. So, kailangan lang po ma-change ang kanyang membership type or category from kung siya ay direct contributor, yung employed, tapos na separate, magiging indirect contributor, o ito naman yung financially incapable. Pero kung naka-confine siya, point of service financially incapable. So, yun po, pwede natin silang tulungan. So, ma'am, technically, mag-change din po yung ano po niya, membership from private to either individual. Financially incapable individual. Okay pa. Thank you, Professor. Okay. Ma'am, may mga nagtatanong din, ano, kung saan nakikita na po ba yung mga accredited hospitals or clinics nga para dun sa konsulta? Siguro to, Patricia Lynn, tama ba ako? At paano daw makaprocess ng accreditation? Alam nyo, welcome, ano, natatanong din sila, pwede nga po ba i-invite po ang PhilHealth para magkaroon po ng webinar or seminar sa mga empleyado? Pwede po. Kami po. Pwede daw. Willing na willing po. Basta meron lang po kayong invitation para sa amin. Ano po. Oh, Patricia Lynn. Yung accredited na mga consulta provider, nasa website po yan. Okay. Meron po dyan sa website. And tapos accreditation, ganun din po. Yung proseso ng accreditation, pwede po kayong tumawag sa amin nasa all local health insurance office kung ano yung mga requirements na kailangan. Ano po? Oh, okay, thank you. Meron Yes, din po okay, mga forms answer. Doon, may forms diyan po sa website. So far, in terms of forms and all that, okay po tayo sa website. Yun lang po talagang email natin and other communication channels lang po talaga na apektuhan. Ano po? Okay. So so farms okay and po okay. Sige po. Okay. Okay. Ano mga question natin may dito? Question pa po ba tayo diyan, Ma'am Dem? Kasi parang connect-connect naman yung mga question at halos nasasagot naman siya.
Yes po, another question from our member. Can you tell us more about the Z-benefits naman po? And what illness does it cover? And at the same time, how can a member avail those benefits po? Okay, sige. Miss Cara, tulungan mo na lang ako ha, kung may ano ka. So as I mentioned, na-mention niya kanina yung catastrophic case. So alam po natin kapag catastrophic or yung Z, Z is the last letter of the alphabet. Yung alam mo talagang ano no, yung malulubhang sakit na no. So isa yan sa programang ginawa ng PhilHealth para nga doon sa mga catastrophic cases ng mga malalalang sakit. Ano po? Pero may mga mandatory na kailangan po dyan. Ano po? So, pagdating po sa ZBEN, meron tayo mga empowerment form at saka teka lang po, may natawag sa akin. Wait lang. Wait lang, wait lang. Sige po. Sorry po. Kasi yung anak ko ay pupunta dito sa office. Nasa office po actually ako. Ay, salamat po, Mama. Oo, dito na po ako nag-anon. Opo, thank you po. Okay. Okay. Yun po. Hindi po lahat ng ating catastrophic cases ay may mga certain illness lang po. Ano po, as kanina na-discuss ni Kara. And masusunod po yung pinag-aralan. And karamihan po dyan, yung early stage po. Na mga cancer. Yung kaya pang gamutin. And may mga proseso po 'yan. Meron po tayong accredited din na facility ang Laguna area sa Kalamba for the breast cancer. No, Kara, meron na no breast cancer. May accredited tayo sa Laguna. Yes po. Lamba Medical Pero yung Center iba, yata if I'm not mistaken. Oo, yung mga kidney, yung sa kidney naman sa siyempre Manila area and yung sa heart center naman yung ating pagdating sa puso, ano po. And mayroon pong kailangan i-fill out. Ang kailangan, may pre, atag dito, may clearance before kang mag-undergo or isali dito sa Z-benefit. Ano po. And may mga qualification na kailangan. Ang importante, early stage po siya. Kasi pag yung last stage na wala nang kakayahan pa, kumbaga parang yung masyado ng maliit yung chance na gamutin ka ay hindi na po siya pwedeng isama. And may forms, mga empowerment forms, may mga mandatory po na kailangan. So ang communication po niyan, i-refer na lang po namin kung merong gano'n na may kailangan, may pasyente tayo, mismong sa hospital po namin i-refer. May mga seminars pa po yung ginagawa. Ano po ang pagdating sa benefits para po talagang yung gamutang ay maibigay lahat ano po from doon kung cancer yan na kailangan ng surgery pati yung mga chemo, radio kasama na po yan yung mga check-up naka-package na po yan. Kaya ganun siya kalaki yung amount. Okay. Sige, thank you. Ma'am, okay ka na, Jem, dun sa sagot. Mamaya ko may tanong ako, kailan ba kaya makukover ang mental health? At least naman siguro yung pagpupunta ka sa psychiatry, psychologist, wala pa ba? Ay, meron ma'am. Tayo, kanina, okay? Na-discuss ni Miss, ano, ni Miss Cara, pangalang, ano, mental health, kanina. May package po tayo, isang pang-general na, ano, Cara, yung may, ano nga, dalawang klase Ma'am, siya. Hindi ko siya nakita. Isang 9,000 and isang 16,000 ba isa? Miss Wow, Cara. Sayang yun ha. So outpatient po yan na mental Opo. Health na session. Okay. So under fee. Oh, kasi ang mga HMO, hindi yung well, HMO namin, hindi mo na kino-cover. So at least sa PhilHealth pala meron. Meron naman po pala. Meron okay. Na. Okay. Kailangan lang po tayo ay may accredited na facility for the
Mental health. Mental health. Okay. Sige po. So as a website naman siguro din siya tahanapin. Nahanapin na sa, lang mamaya. Sa Calazon po, sa Cavite, Laguna, Quezon, may nag-a-apply na daw po sa Laguna area po ata. Ah, okay. Tapos ma'am, siguro ito, pwede natin last question to. Pagkat, ilan ng dependents pa pwede? Pagdating sa PhilHealth. As long as, naku, kahit po, ano, wag lang 20. Dopey dependent, na no? Ta. Okay, pero pero kung, okay, so pero kung halimbawa, nagtatrabaho, para dalawa kata, pwede hati sila kung sampung okay. anak, tigli, tigli ma. Grabe, Pwede no? Tigli. Basketball team. Pero ma'am, yung ano, yung benefits naman po ng principal, pareho ng dependent, di ba? Wala naman pong tiered, ano yan, hindi naman bawas. Pareho lang po. Same lang po ng Same benefits. lang. Okay, oh. Yun kasi yung isa sa mga questions din natin kanina. And I think that is it. Oo, yun na yung mga ma-entertain naming questions. Pero so far kasi yung iba na ano naman kanina, o baka yung mga ibang mga participants, baka gusto nyo i-review mamaya, nasa YouTube ulit ipopost naman ni Nedy mamaya yan para ma-review ho natin. Okay, Nedy? Baka lang po may sasabihin si Miss Cara, additional dun sa aking Ay, Miss mga. Cara, oo, please. Oo, sige. Yes, ma'am. Yes, ma'am, ma Maria. Ayan po. Ma'am, bali, you may visit po PhilHealth Circular po na then sa ating website. PhilHealth Circular 2023-0018 for mental health po. Nandun po lahat ng requirements and everything po you need to know about. Ayan, mental. Oo, nakita ko na siya. Thank you so siya. Much ayan, po. Kung maingay, pasensya po. Okay lang po. O, yun nga. O, meron nga. Implementing, eto. So, nandito nga siya sa ano, sa PhilHealth website. So, circular 2023-0018 para po dun sa mental health benefits. Outpatient mental health benefits package ng PhilHealth. Okay, Nedy. Sorry, nakamit po ako. Ayan. HR Calabarzon would like to thank our speaker this afternoon and would like to present this Certificate of Appreciation to Ma'am Cara Trajano Asinas for sharing her invaluable knowledge and expertise as a speaker for the 100th HRE Knowledge Entitled PhilHealth Mandatory Benefits and Contribution live via Zoom, Facebook Live, and YouTube from 2 o'clock p.m. to 4 o'clock p.m. Given this day, this 10th day of February 2024, signed by yours truly, Nedy R. Estrella, founder and president of HR Calabarzon. Also, to Ma'am Rona Orozco Remola. Ma'am, thank you! Every year, nakakasama ka namin. Sanang hindi ka magsawa, ma'am, for sharing your invaluable knowledge and expertise as one of the resource speakers for the 100th, naku, 100 na po, ang HRE Knowledge Entitled PhilHealth Mandatory Benefits and Contribution 2024. Live via Zoom, Facebook Live, and YouTube from 2 o'clock p.m. given this 10th day of February 2024. Signed by yours truly, Nedy Estrella, founder and president of HR Calabarzon. Muli po, inaanyayahan namin kayo sa lahat ng nanonood sa YouTube, Facebook Live to join us sa ating Viber community. Just scan the QR code at sigurado pong makakasama na namin kayo. Wala pong bawal itanong dito. Lahat po pwede. Pwede po kayong magtanong, pwede po kayong humingi ng sharing, pwede po kayong humingi ng experience and knowledge from our mentors speaker sa HR Calabarzon. Also, please don't forget to subscribe at HR Calabarzon Group YouTube para mas lalo niyo po kaming makasama at makita sa ating mga live in the future. Sa lahat po ng gustong kumuha o maka-avail ng e-certificate, tandaan po natin, ang webinar po ay free sa lahat. Kaya po tayo ay naka-live sa YouTube tsaka sa Facebook. Lahat po yan, naka-share po yan sa mga groups ng HR na naka-connect kay HR Calabarzon. Ang e-certificate po natin ay for a minimal fee of 50 pesos per webinar per attendee. E-certificate will be sent to you 3 working days after the workshop, not including Saturday, Sunday, and holiday. Siyempre po, after validating your minimal fee of 50 pesos,
per webinar per attendee through GCash 0919-009-6339. At syempre, kailangan po mag-fill up po kayo sa Google Form na ipopost po natin ang QR code maya-maya. Please ensure that the Google Form is complete and accurately filled up with the following information. Kagaya po ng inyong full name, first name, middle initial, and last name only. Email address para po hindi mag-bounce back. At huwag po natin kalimutan ang proof of payment. Note that the link and QR codes are available through comment section sa YouTube, FB Live, Zoom chat, at syempre dito po sa ating live. The link and payment is open until tomorrow, Sunday. Please do take note that the payment is non-refundable. Ang atin po ulit, GCash number, you could do screenshot ang ating QR code para sa GCash. Yan po ang ating learning evaluation and e-certificate Google form for this afternoon. Yan po ay nakalagay po sa ating Zoom chat box, YouTube comment, and Facebook comment. Kaya po mga IHR, muli po sa ating speaker, kay Ma'am Rona at kay Ma'am Kara. Pwede po kaya tayong magkaroon ng picture taking? Medyo nawala na lang yung iba. Umalis na sila. Oo nga. Pwede ba? Oo naman ang camera dyan. We'd like to request everyone to please open their video. Ma'am, pingi din po kami picture. Pwede hingi din daw sila ng picture, ha? Opo, i-post po natin. Actually, lagi ko na po pinupost. Okay. Let's smile. One, two. One, two lang po ang kaya kong ibilang. One, two. Wala na pong three. Isa pa po. Isa pa po bang picture? Siyempre, more learnings with HR Calabarzon. Smile po. Ang ganda. Hi, Sir Alfie. Magandang hapon po. Muli po tinatawagan namin ng ang atensyon ni Ma'am Jessica. Ano ulit name niya? Ma'am Jessica Pag-ong, you won a overnight stay at saan nga ba? At Crimson Hotel report 2 with breakfast. Ayan. Sana po ay makasama po namin kayo. Ma'am Rona, Ma'am Kara, do you have any parting words o kaya ano, gusto sabihin sa lahat ng participant ng HR Calabarzon? Kara? Yes, hello. Yes, ma'am. Maraming salamat po sa amin sa pag-invite sa kay Ma'am Neddy, kay Ma'am Maria, kay Ma'am Jem. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Patuloy po namin yung pagsuporta niyo po sa amin bilang stakeholder po namin sa pagpapa-implement po ng ating universal healthcare. Maraming salamat po at sana po next year po ulit magkita-kita po ulit. Yan. Ano ba? Yan. Thank you so much for the invitation po, ma'am. And sana being our partner at continue help us to disseminate din po ang patungkol sa PhilHealth, ano po, ang information, lalo na sa mga benepisyo, ano po, kasi syempre, ang nagiging, ang iniisip ng mga tao ay yung increase lagi ng premium, ano po, laging increase, ayan, itaas na naman ang PhilHealth, pero ang benepisyo naman ay maliit, ano po, so ngayon po, ang PhilHealth naman ay inuuti-uti namin ayusin ang mga benepisyong pagdating sa PhilHealth, as na-mention ko naman po kanina, na marami pa pong mga benepisyong ilalabas na pagdating po sa ang magbe-benefit po talaga nito ay ang tayo mismo mga miyembro, tayo mismo mga Filipino, ano po. And siguro po ay tandaan na lang po natin na mas mabuti po na tayo nakakatulong sa iba
yung ating contribution na nakakatulong sa iba sa mga alam po natin na mga sakitin at yung mga mahihirap. So yun po, thank you for this afternoon. Thank you sa invitation and we are willing pa rin po na magbigay ng information, magbigay ng update sa inyo pag kailangan niyo po. So yan po. Thank you and ingat po kayo sa ating mga biyahe, sa ating everyday na buhay. Stay healthy, stay safe. Ma'am Maria, you have any other words for our participants? Ma'am, naka-mute. Wala. Yung ano, yung survey ha, mga participants, alam nyo, makakatulong din sa amin, syempre, to improve and para makita namin how else we can help you. Diba? So, again, on behalf of everybody from the side of HR Calabarzon, thank you so much for joining us this afternoon. Maski parang ang sarap-sarap matulog, ang sarap tong pagkainit ng panahon, pero dito kayo, maraming salamat. Yes, ma'am. Totoo yun. Mula po sa Board of Directors from North Luzon and South Luzon ng HR Calabarzon Group. Maraming salamat po sa lahat ng sumama, nanood at manonood pa ng HR Calabarzon YouTube natin ngayong araw na to para mas marami tayong matututunan at marami tayong tanong with our PhilHealth. Kagaya nga po ng sabi ni Ma'am Rona at ni Ma'am Cara kanina, sa lahat mo ng taga Region 4, you could invite them. Just message them or email them or di ka message nyo po ako para po mabigay ko yung email address. Pwedeng-pwede daw po basta Region 4. So, kagaya namin ni Ma'am Beverly, kung ang ating office ay Las Piñas, punta po tayo sa PhilHealth Las Piñas or NCR. Ayan po. Muli mga ka-HR, isa na namang magandang hapon na marami tayong natutunan. Sabi nga natin, sa ating every Saturday afternoon learning habit with HR Calabarzon, sigurado, meron tayong take away. Muli mga ka-HR, maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa February 24 with Pag-ibig. Maraming salamat po, advance happy Valentine's Day at happy Chinese New Year. Kung hey Pat Choi. Tama ba? Yun. Maraming salamat po at bye! See you next week!